Ito yung bagungon guys na tinatawag dito. Pagdating sa bahay, ipapalipasin mo natin siya ng mga isang araw bago kainin. So, tinatawag na pinapaluwa. Kasi yung mga putik niya nandun sa ilalim, matatanggal. O kaya, kung pwede naman siyang kainin agad, tatanggalin siya dito sa shell, kukunin yung pinakang meat niya, yung laman, at sarap sa gataan. Sa susunod na vlog guys, papakita naman natin kung paano siya lutuin. Hi guys! Welcome back to my channel. So, after 3 days na kinuha natin yung mga bagungon. So, isa to sa mga nasima natin na mga seashells dun sa suba. No? So, after 3 days, pwede na natin siyang lutuin. So, para lutuin siya, tatanggalan muna natin siya ng itong dulong parte na to at dito sa may ulo. No? So, para madali siyang sipsipin. No, so mas nakaka-enjoy kasing kainin tong bagungon kung sisipsipin mo siya. Pwede rin kasi siyang lutuin, tatanggalin na dito sa shell, kukunin na lang yung laman, diretso luto. Pero sabi nga ng karamihan, mas mayroon daw thrill pag sinisipsip yung bagungon. So mas nakaka-enjoy yun. Kaya yun yung gagawin natin dito ngayon. So kaya guys, samahan nyo kami para linisin yung bagungon. Para matanggal natin yung dulo at yung unahan nito yung ulo, so gagamit tayo ng bolo o kaya bunong dito sa Bicol. So yung ito yung lumang itak. So ito yung gagamitin natin pang tanggal. Tinanggal na natin yung dulo at yung ulo niya. So ito na yung kinalabasan niya at ito na yung lulutuin natin. Pero hugasan muna natin siya, tapos parang aalog-alogin natin siya para matanggal yung dumi, yung putik niya. Pero yung ilalim niya guys, yung meat niya, malinis na siya kasi 3 days na natin siyang sabi nga dito sa Bicol, pinaluwa o kaya niluwa niya na yung mga kinain niya, yung dumi, yung putik. So kaya yung loob niya safe na siyang kainin. Thank you.
after natin siya malinisan kanina, so lulutuin na natin. Lalagay natin yung gata. So kasabay po yung mga bawang tsaka sibuyas. Guys, kumukulo na yung niluluto natin. So simple lang po yung luto natin, ginataang bagungon. So yung ingredients niya, bawang, sibuyas, paminta, gata, saka lalagyan din natin siya mamaya ng malunggay, pampadagdag sustansya sa kakainin natin. So kung mapapansin nyo, medyo maraming gata kasi sarap nun sabaw nito. No? Tapos, syempre, hindi natin papahuli yung sili mamaya. Lalagyan natin ito ng sili. Siluto namin siya sa kahoy kasi, syempre, alam natin lahat na isa sa dahilan na kung bakit sa kahoy niluluto para maging mas lalong sumarap yung niluluto niya. Para malasahan natin yung natural na lasa ng niluluto. At higit sa lahat, makakatipid tayo sa gas. Siyempre, lalo na ngayong panahon, mahal na ng gas. So yung gagamitin nating sili guys, yung siling labuyo, yung maliliit, saka yung siling haba. So ilalagay natin siya para after nito, ready na siya for dinner. Luto na yung ating ginataang bagungon. So, titikman na natin siya guys. So, ito yung luto ng bagungon guys. Ito na yung itsura niya. No? So, try na natin siyang sipsipin guys. So, para makuha natin yung laman, sisipsipin natin siya. So ayan na guys yung laman ng ating bagungon. So ayan guys.
natin, guys. Sarap. Siyempre, may kanin na kasama yan. O, ayan guys, nakarami na tayo. Nga pala, maraming salamat guys, mga ka-romantic, sa pagsama sa isa na namang luto serye ngayong araw. So, yung ginataang bagongon. Sana na-enjoy nyo guys yung panonood ng vlog ko ngayon. And sa mga bago pa lang, syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ayan guys, maraming salamat po ulit.